Good day mga ka-sports natin dyan. Narito na nga mga ka-sports natin dyan ang mga malalakas na team kung saan nga nagkasubukan kanina sa PBL All Filipinos Conference at panalo nga ang Cheritigo. At syempre mga ka-sports, ang Signal HD Spikers ay panalo rin. Ngayon mga ka-sports natin dyan, sino-sino kaya ngayon mga ka-sports ang nasa number 1 spot pagdating nga sa PBL All Filipinos Conference? Malalaman na natin yan mga ka-sports, ating iisa-isahin kung ano ang standing nila ngayon sapagkat nga mga ka-sports natin dyan, malapit na nga rin magtapos ang elimination round. At dito nga magkakasubukan na kung sino nga ang mapalad na makakapasok sa Magic 4. Sino kaya mga ka-sports natin dyan ang team? Baka nga ang team ninyo ang makapasok ngayon sa PBL sa top 4. Kaya't kilalanin na natin mga ka-sports ang mga players natin na mga magagaling at nagsipag talaga para nga mapanatili nila ang kanilang mataas na standing pagdating nga sa PBL All Filipinos Conference. Pero syempre mga ka-sports natin dyan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at ngayon ka pa lang napadpad, huwag niyo namang kalimutan i-like, share ang ating videos at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! So yan na nga mga ka-sports natin dyan ang standing ngayon araw mga ka-sports ngayong November 4, 2023. At syempre nangunguna pa rin dyan ang Creamline Cool Smashers, ang kupunan nga ni Phenom Superstar Aliza Valdez na wala pa ngang talo. 4 wins na sila kung kaya nasa number 1 silang standing. Pangalawa nga dyan ang Petrogas Angels sapagkat nga natalo sila kanina ng Cheritigo. Ang PLDT ay nasa pangatlong spot at ang Cheritigo ay nasa pang-apat na slot. Pero slot lang yan mga ka-sports sa kanilang standing, pero halos magkakapantay lang yan. At syempre, sinusundan naman yan ng Chocomucho Flying Titans na may 3 panalo at 1 talo. At nariyan naman ang Akari Chargers na gusto rin humabol nga sa top 4 na meron na nga ang Akari na 3 talo at 3 panalo. Ang Signal HD Spikers ay meron na rin silang 3 panalo at 2 talo. At ang F2 Logistics ay meron silang 2 panalo at 2 rin na talo. At samantalang ang Next Lead Chameleons ay meron naman silang 1 panalo at syempre may 3 silang talo. At gayon man mga ka-sports, ang Galleries Tower, ang Gear Floor Defenders at ang Farm Fresh ay tay sila na halos wala pa nga sila kahit isang na ipapanalo sa laban nila ngayong sa PBL All Filipinos Conference. So, makikita talaga natin na safe na safe ang Creamline Cool Smashers na nasa number 1 spot. Samantalang ang Petrogas Angels, PLDT, Cheritigo, Chocomucho, Akari Chargers, Signal HD Spikers ay talagang naglalaban-laban para nga sila ay maging safe sa top 4 na posisyon na yan. At ang may kasiguraduhan talaga na sure tayo 100% na pasok na sa top 4, walang iba kundi ang nasa number 1 standing, ang defending champion na Creamline Cool Smashers. Mukhang wala pa ang makakatalong team sa Creamline. Yan ang ating aabangan sa mga susunod pang laban kung sino ang makakadungis nga sa panalo ng Creamline Cool Smashers. Matalo kaya ang Creamline? Pero syempre, titingnan natin kung sino talaga ang mas malakas. Basta ang Creamline ay sure na tayo na pasok na sila sa top 4 standing. Samantalang ang F2 Logistics, kahit na medyo malabo nga silang makapasok sa top 4, pipilitin nila yan dahil meron pa naman chance, basta nga sunod-sunod silang manalo. Abangan na lang natin ang kanilang mga susunod pang laban. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.